guys, welcome back to my channel. Yes, welcome back kasi this is my second video na here in my channel. So for today's video, ang i-share ko sa inyo is about my PCOS journey. And gusto ko rin i-share sa inyo yung isang product na tumulong sa akin for my PCOS. So without further ado, let's start. So let me share some story. Gusto ko i-share sa inyo kung saan nagsimula yung kung paano ko na-diagnose with polycystic ovarian syndrome. So na-diagnose ako with PCOS year 2016. So in August. Bali, nagpa-check up lang kasi ako nun kasi delay na yung menstruation ko for about 6 months. So, nung mga unang buwan, like hanggang second month, hindi pa ako masyadong natatakot kasi naisip ko baka stress lang ako or normal lang yun. And gradually, babalik din siya sa normal. Kaso, nung umabot na ng 6 months, doon na talaga ako natakot. And pinush na rin kasi ako ng parents ko na magpa-check up. So, yun nga, nagpa-check up ako. So, in ultrasound ako nun. And doon nakita na polycystic yung ovary ko. Bali, left ovary yun. So, pag sinabi kasing polycystic ovarian syndrome. So, syndrome siya. Meaning, combination siya ng iba't ibang symptoms. So, si PCOS is a type of condition na as of now, is wala pang cure or yung pinakagamot talaga. Ang meron lang sa kanya is management and treatment. So, si PCOS, hindi unknown din kasi yung cause niya. Hindi pa matukoy aside sa factors na pwedeng genetic or pwede siyang lifestyle. So, si PCOS, may mga signs and symptoms siya para masabi or madiagnose ka with PCOS. So, ang pinaka-common is yung na-experience ko, which is delay yung menstruation. Then, pangalawa, pwede rin sobra ka sa male hormone. So, paano mo masasabi na sobra ka sa male hormone? Possible excessive or severe pimples, and then hirsutism or overgrowth ng hair sa iba't ibang part, like may bigote ka pero babae ka. And then, third is yung polycystic yung ovary mo, just like mine din. Kasi, nung na-diagnose din ako na may PCOS, nakita nga sa left ovary ko. Bali, meron kasi talaga tayong polycysts inside the ovary. So, ang nangyari sa mga polycysts na yun, kapag may PCOS ka, is lumalaki siya. So, kaya siya tinatawag na polycystic, meaning poly means many, and then cystic, kasi nga, nag-enlarge na si polycysts. So, ang tendency nun is napipigilan niya yung ovary natin na mag-ovulate. So, pag hindi nag-ovulate si ovary, hindi tayo nagkakaroon ng menstruation. So, guys, sa simple explanation kasi, kaya tayo nagkaka-menstruation every month kung regular ka, is because walang nape-fertilize na egg. So, kahit nag-prepare yung katawan natin, kasi monthly nag-prepare yung katawan natin, bali pinapakapal yung lining para in case na may ma-fertilize na egg or may mabuong baby, is ready yung body natin. Pero since hindi wala namang sexual intercourse or walang nabuo, yung lining na yun, unti-unti siyang bumababa and siya yung nagiging menstruation. So, ganun lang yung flow. Dahil nga naging fertile ka and wala namang na-fertilize na egg, yung lining na paglalagyan dapat ng fertilize na egg is nagiging menstruation. So, sa case na may PCOS, di ba, mostly hindi talaga nagpe-fertile. That's why wala tayong nagiging menstruation. So, it doesn't mean na hindi ka nagkaroon ng menstruation and naipon yung menstruation mo or yung dugo sa loob. So, again, kaya tayo hindi nagkakaroon ng menstruation, possible, is because hindi tayo nag-ovulate. So, yun yung totoong dahilan. So, misconception lang yung kung 6 na buwan kang hindi magkaroon is 6 na buwan kang maipunan ng dugo. So, hindi siya totoo, guys. So, balik tayo dun sa nangyari. So, yun nga, ang nireseta sa akin ng doktor nun is contraceptive pills. So, nagtanong ako sa kanya kung may alternative option. Kasi nung time na yun, doubt ako. And parang hindi ko feel na mag-take ng pills kasi 19 years old lang ako nun. And ayun, marami rin akong misconception when it comes to contraceptive pills. So, ang binigay sa akin yung doktora is ibang hormonal therapy, which is yung Lupaston, na iti-take ko for 10 days. And then after that, after 5 days, magkakaroon ako ng menstruation. After ko i-take noon, after 1 month, yun, hindi pa rin naging normal yung menstruation ko. Na-delay ulit ako ng 2 to 3 months. Kaya na-push ako na magpa-second opinion. So, sa second opinion, hindi na nila inulit na i-ultrasound ulit ako. Binasa na lang yung ultrasound ko. And yun, niresetahan ulit ako, guys. And ayun, contraceptive pills na naman. So, in-explain na naman ng maayos sa akin ni nung bago kong OB that time kung ano yung nagagawa ng contraceptive pills na kung ang concern ko lang daw is yung about sa delay menstruation. Pwede kong i-take yung pills for 6 months kasi yun nga, aayusin niya yung cycle ng menstruation ko. Pero guys, take note, hindi siya yung gamot. So, hindi siya totally nakakagamot. Bali, tinapos ko yung 6 months na yun. And sa 6 months, syempre, naging regular yung menstruation ko. Bumabalik yung dati kong cycle na 28 to 32 days. So, tinapos ko for 6 months yung contraceptive pills and ang dami kong naramdaman na side effect, guys. Pinilit ko lang talaga siyang tapusin. Though, iniinom ko yung pills at night para lesser yung side effect or hindi mo maramdaman. Kasi nga, tulog ka. Pero, ayun guys, na-feel ko pa rin yung pagkahilo and pag malapit ka na magkaroon, ang daming masakit na part ng katawan mo and mood swing din. So, yun. Parang medyo naging hopeless ako na nasabi ko, ay wala namang nagagawa masyado tong pills na to. Parang dun lang dependent yung menstruation ko na kaya lang ako nare-regular kasi nga, nag-take ako ng pill. So, yun, in-stop ko siya, guys. And, parang natanggap ko na rin na, okay, hayaan na baka ganun talaga, may PCOS talaga. Siguro, magpapaka-healthy diet na lang ako, or pipilitin ko na lang ayusin yung lifestyle ko. So, bali, guys, after ko mag-pills, hindi na talaga ako uminom ng kahit ano para sa PCOS ko.
konti ko na rin kasi natanggap and nasanay na rin kasi ko na ayun na delay menstruation ko. And about dun sa cyst na nakita yung medyo enlarged follicles sa left ovary ko, nababother din talaga ako and napaparanoid. Pero yun guys, nag-research na lang din kasi ako ng about sa PCOS. Yun, unti-unti kong na-condition yung isip ko na hindi ko naman kailangan magpanic kasi marami rin namang mga kwento na talagang magkaanak pa din sila, umuwi yung katawan nila, and gradually nalabanan nila yung mga symptoms ng PCOS. Kasi guys, ang kalaban talaga natin sa PCOS is yung sintomas niya. So siya yung kailangan natin i-manage and yung mga further complication kung hindi natin naagapan. So ayun guys, parang napakadami ko nang nasabi at nakwento. Ang haba-haba na ng video ko about pa lang dun sa journey ko sa PCOS. So ngayon guys, gusto kong i-share kung paano ko na-discover yung product na talagang tumulong sa akin dito sa PCOS na to. So nasabi ko nga, magmula 2016, after ko mag-pills, never na talaga ako uminom ng kahit anong supplement or kahit anong gamot para sa PCOS ko. Kasi nga, napagod na ako, besh. Until I found out na effective pala yung ininom ko nga na product. Itong product kasi na to, aksidente ko lang siyang na-take. Hindi ko siya binili para sa PCOS. Binili ko siya kasi gusto ko magagawin yung skin ko. Kasi parang ahagard-hagard ko that time. So 2019, November 2019 ko siya sinimulan. And eto siya, si Myra E. So I'm sure familiar kayo lahat sa product na to. So tinake ko siya mula November 25, 2019 hanggang April. So December, January, February, March, April, 5 months ko siyang tinake. After 5 months, dun ko na-notice na sabi ko, shucks, talaga, regular na yung mens ko. Kasi napapansin ko, okay na yung cycle ko. Guys, by the way, nag-download kasi ako ng calendar para matrack yung period ko kung gaano katagal ganyan. So itong Myra E, simula nung tinake ko siya guys, seryoso, na regular yung menstruation ko. In guys, bumalik siya sa 28 to 32 days na cycle. So ang pagtitake ko kay Myra E is every night. So bakit nga ba siya nakatulong sa menstruation ko? Very short background lang about this one. So si Myra E, 400 IU capsule or D-alpha tocopherol. So antioxidant siya. In general, ang vitamin E is nung talaga na antioxidant. Paano nag-work sa katawan natin ng mga antioxidant? Bali yung antioxidant from the word itself, antioxidant, meaning yun, antioxidant. Pero isa madaling explanation. Pinipigilan niya yung further destruction ng cell inside our body. So, di ba ang basic unit ng life is cell? So, cell is everything. Cell is everything in our body. So, syempre, kapag nangihina siya and laging nasisira, magpa-follow na rin yung iba't ibang condition na pwede natin ma-encounter. Like, eto nga yung PCOS. So, si vitamin E, tumutulong siya para maprotektahan yung cell and para mapatagal yung life niya. So, ang ginagawa niya is, kinokontra niya yung mga free radicals sa katawan para maging healthy na yung mga cell natin. So guys, remind ko lang ha, si Myra E kasi, maximum dose niya na is 400 IU. So kung ikaw, kung first time mo na mag-take, and sobrang excited mo na makita mo na ang result, huwag mo namang gawin na like nag-twice a day ka para makita mo kung talaga effective guys. Hindi siya tina-twice a day kasi ang maximum dose guys is 400 IU a day. And please take note guys na fat soluble si vitamin E, meaning matagal siya na-stored sa katawan. So ang tendency nun kung iinom ka ng iinom is mag-accumulate siya sa katawan mo or padami siya ng padami na hindi pa na ilalabas. So ang tendency guys, alam niyo na, overdose. And yung overdosage ng vitamin E is pwedeng mag-lead sa hemorrhage or bleeding. So guys, wag ganun. And halos lahat naman, in general talaga is kahit anong drug na too much, 'di ba? Too much taking ng kahit ano is dangerous or bad. Syempre wala namang too much na nakabuti, 'di ba? Alam niyo na 'yan, guys. So ganun si Myra E. And ayun, marami rin ako nabasa na kailangan kino-consider mo yung skin type mo kasi sa part ko, combination kasi yung skin type ko. Kaya hindi ako nag-breakout dito sa Myra E. Marami kasi akong kakilala na oily sila and nag-take sila ng Myra E. So, yun lalo silang nag-breakout. So, yun guys. Yun yung ano niya. Yung medyo sad na part. Hindi siya suitable sa lahat ng skin type. Kasi nga, oily si Myra E. So, ang tendency is lalo kang mag-breakout kasi nga siya. Nagpapaklag siya lalo ng pores. So, magandang i-consider nyo rin talaga yung skin type nyo. And guys, bakit ko pinili na mag-stick dito kay Myra E? Para sa akin kasi mas hindi siya nakaka-guilting i-take kaysa dun sa pills na parang feel na feel ko lahat ng side effect and natatakot din ako para sa health ko kasi nga parang ang bata-bata ko pa hindi nagtitake na ako ng pills. So si Myra E kasi hindi siya masyadong nakaka-guilting i-take sa part ko kaya mas pinili ko siya. And hindi din ako masyadong naniniwala dun sa, hindi ko naman nila lahat, pero guys gusto ko lang din na mag-ingat tayo dun sa mga kumakalat ngayon ng mga online product na ang kiniklaim is gamot sila sa PCOS. Guys, again, wala pa talagang gamot sa PCOS. Ang meron lang is management ng symptoms, just like the Myra E. So, minamanage niya is yung symptoms, which is delay menstruation. So, hindi talaga siya treatment. And hindi ko sure kasi hindi pa ulit ako nagpa-ultrasound. Hindi ko sure kung lumiit na talaga yung follicles. And happy lang din ako kasi at least regular na yung menstruation ko.
So, regular menstruation, possible na lumit na yung follicles kasi nga, diba, siya din yung nagiging sagabal sa pagpe-fertile mo dahil nandun siya sa ovary. So, napipigilan niya yung pagpe-fertile mo and napipigilan niya yung pagkakaroon mo. So, yun. Again, yung mga online product kasi mostly is mga herbal and food supplement. So, wala naman kasi silang karapatan na mag-claim na sila talaga yung gamot. Kasi pag sinabing food supplement, guys, against the law kung may claim sila. Kaya nga yung mga commercial, diba, no approved therapeutic claim. So, ganun yun. And guys, reminder lang din na palagi natin i-check kung registered ba yung product bago tayo mag-purchase. Alam ko naman na just like me, gustong-gusto nating gumaling and maayos na yung condition natin. Pero guys, basta keep in mind na palagi nating i-validate kung safe ba and registered yung mga products na nakikita natin mostly sa online or kahit sino pa sigurong seller or kakilala mo or may physical store. Kasi guys, baka imbis na makatulong, diba, ma-worsen pa yung case natin. So, etong Myra, i-share ko lang naman siya kasi, ayun, sobrang saya ko lang din talaga na ang simple niya lang pero, diba, ang laki ng impact niya sa life ko. Hindi ko na pinoproblema yung pagkakaroon ngayon and nasa isip ko na nagkakaroon ako regular, so nagiging fertile ako every month and happy ako guys kasi unti-unti na nababawasan yung pag-aalala ko na hindi ako magkakaanak someday. So guys, kaya natin to. Dapat huwag tayo nag-iisip ng mga negative things. Positive lang kasi yun din yung napipid up natin sa cell natin and dun din nakadepende yung nagiging response ng body. So yun. I hope dahil sa video na to marami akong matulungan. And guys, ha, disclaimer, hindi ko nare-recommend na sa lahat ng individual or hindi ko sinasabi na sa lahat ng tao is magiging effective tong sa Myra. Gusto ko lang i-share talaga yung opinion ko about sa product na to. And very affordable din kasi siya. By the way guys, kaya ganito yung binibili ko, mga ganitong packaging. Ngayon kasi naka-ano sila, naka-promo sila, parang 10 pesos each na lang. Ang regular price kasi nito guys is 12 pesos. So diba, malaking bagay din yung dos. So kaya mga naka-ganito lang yung binibili ko. And pares lang din dun sa nakabote guys. Yun nga lang yung nakabote, hindi kasi sila individually wrap. Kaya mas gusto ko rin yung ganito na naka-foil sila. So, ayan lang guys. I hope nakatulong ako and naka-inspired ako. Huwag tayong mapagod or sumuko na sa case natin kung may PCOS man tayo. Kasi guys, you'll never know na someday, di ba, madedevelop din yung gamot talaga and kung paano talaga siya mawawala sa life natin. So, yun lang guys. Sana nakatulong to. And kung may tanong kayo, comment down. Yun, sasagutin ko talaga kayo isa-isa. And kung nabitin kayo sa review, pwede naman natin dagdagan to ng part 2. And pwede natin dun sagutin yung mga tanong niya. So, yun lang guys. Ang haba-haba ng video ko. Sorry guys, na-excite lang ako and na-overwhelm talaga na mag-share ng story ko. So, again guys, don't give up. Picos lang yan. So, bye guys. Thank you for watching. I hope mag-subscribe ka. Bye!